Patawarin niyo po ako, Lord, nagkasala na naman ako. Dear Madam Native Filipina, sana po ay mapayuhan niyo ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Berta. So, nagtatrabaho ako sa dental aid noong year 2011 until 2017. So, while nagtatrabaho po ako for 9 hours all around, plus yaya pa sa mga anak ng amo ko, ay may oras pa din akong makipag-chat sa mga afam tuwing gabi, kahit pagod ako sa trabaho. Minsan, nakakalimutan ko ng maghapunan dahil nga naghahanap ako ng afam. So, ito na nga, madam, may na-meet akong afam sa date in Asia by the year 2017. Lahat na yata ng dating site ay pinasukan ko na. Pero sa date in Asia lang talaga ako nakahanap ng afam. Isa po siyang Amerikano pero kasalukuyang naninirahan ngayon sa Germany kasi taga Germany po ang naging asawa niya. Pero ang sabi niya sa akin, separated na sila. So madam, sa pagkakaintindi ko ay nagkahiwalay na sila. Pero minsan naiisip ko na lang na baka nag-uusap pa rin sila kahit separated. Imposible naman na hindi sila mag-communicate. Madam, si Afam pala ay nagre-renta ng apartment malapit sa hotel na pinagtatrabahuan niya bilang isang maintenance. Pero ngayon madam, maintenance supervisor na siya kasi palagi po siyang nagtitraining. Basta pag lagi nagtitraining kasi, may improvement. So ayun na nga, nagkaroon siya ng mga certificates. So meron po silang anak pala madam na 26 years old ng ex-wife niya. May trabaho na din ang anak niya bilang isang nurse. Pero hindi pa nag-asawa. So madam, that night, nang unang pag-uusap namin ni Afam sa date in Asia, ay nagpakilala kami sa isa't isa. Siya ang unang nagtanong sa akin ng tungkol sa aking pagkatao at pati sa anak ko. Tanong niya sa akin kung bakit kami nagkahiwalay sa tatay ng anak ko. At sinagot ko naman na hindi ako nagustuhan ng mga magulang ng tatay ng anak ko. So after 1 week ay nagtanong siya kung meron ba daw akong messenger. Sumagot naman ako na meron. So doon na nga kami lumipat sa messenger para ituloy ang aming conversation. At doon na nga nag-start na siya na palaging tumatawag sa akin every 5:30 after lunch niya. Alas 8:30 din yon sa akin at yun ang time na vacant ko kasi snacks time. Everyday na talaga siyang tumatawag madam, except lang kapag busy talaga siya. Yan lang ang time na hindi siya makakatawag sa akin, pero minsan lang talagang mangyari. And then, nagtanong siya sa akin, madam, kung ano daw ang favorite fruit ng anak ko. Sinagot ko naman siya na ang favorite ng anak ko ay grapes. Pero hindi ko naman kayang bumili kasi mahal ang per kilo, 350 at hindi ko afford. And then, madam, nagulat ako dahil pagka-Friday, pinadalhan niya po ako ng pera, $50. Ibili ko daw ng grapes para sa anak kong 9 years old. At dito na ang time na naguguluhan ako kung bakit niya ako pinadalhan. Na wala naman akong hiningi sa kanya. Siyempre madam, masaya ako. So kinuha ko yung pera sa Western Union at nagpasalamat talaga ako sa kanya. Nahihiya ako siyempre kasi hindi ko naman talaga ini-expect. So simula nung nagpadala siya ay every after 2 weeks, every Friday na talaga ay pinapadalhan niyo ako ng $50. Para daw ito pang load ko at para sa anak ko. Talagang napakasaya ko madam at laking pasasalamat ko sa kanya. Talagang nag-usa siya madam kasi kahit piso hindi talaga ako maghihingi or mag-mention ng tungkol sa pera kasi ayaw kong masabihan na mukhang pera ako. So madam, fast forward, after 1 year ay parehas pa din kami ng daily routine at daily topic. Nagkakamustahan at tinatanong kung anong nangyari sa mga araw namin. At nangangamusta din siya sa anak ko. So madam, way back 2017, nag-leave po ako sa trabaho ko for 5 days. Dahil po nagka-almoranas ako. Since kasi nung dalaga pa ako, talaga namang sumasakit na talaga ito. Kaya lagi akong nilalagnat. Hanggang wala na akong nabalikang trabaho. For 1 week kasi na hindi ako makapasok ay naghanap na ng iba yung amo ko. So madam, balik tayo sa afam ko. After 1.5 year, I feel ko na in love na ako sa kanya. Pero I think siya parang wala lang. Hindi naman naging kami. So madam, in short, itinago ko po ang nararamdaman ko sa kanya. So madam, tuloy pa din ang usapan namin. And by the year 2018, timing na tumigil yung sister ko sa pagtitinda ng sari-sari store. Madam, ginawa ko pong topic ito kay Afam kasi po wala naman akong work that time. And then ang sabi niya, magkano daw ang kapital. So sinabi ko sa kanya madam na I think it's about 10,000. So madam, nagulat na naman ako nang sinabi niyang, sige, ikaw na lang ang magtinda. Para naman may income daw ako. Kaya pumayag ako madam.
Sa sumunod na Friday, pinadalhan niya na naman ako ng 10,000 para may puhunan na ako para sa tindahan. Nagpasalamat na naman ako sa kanya. Tuloy pa rin ang aming conversation. Hanggang sa wala na siyang paramdam kung kami na ba or friend lang talaga. Naghihintay lang talaga ako sa kanya, madam, na sabihin niyang I love you. Pero wala talaga. Hanggang fast forward year 2021, may nakilala po akong lalaki sa solo parent program. Isa po siyang biyudo, madam, na may 4 na anak. Hanggang sa nabuntis niya ako. Na in love kasi ako sa kanya. Palagi kasi akong sumasakay sa motor niya. So madam, habang may karelasyon na akong Pinoy, ay tuloy pa rin ang pag-uusap namin ni Afam. So hindi ko talaga in-expect na yung karelasyon ko palang Pinoy ay nakatira malapit sa dati niyang biyanan. Talagang nalungkot ako, madam, at na-discourage sa kanya. Lagi po akong umiiyak hanggang humantong sa hindi na kami nagsama sa iisang bubong, hanggang nanganak ako noong February 2022 while kami pa din ng Pinoy. Sobrang hirap po talaga, madam, na manghingi ako ng pera sa kanya na wala naman siyang maibibigay kasi po nasa kantin lang po siya nagninegosyo. Minsan nagbibigay, minsan naman ay wala. Madam, sumasakit na po ang ulo ko. Nagtitiis ako. Kasi madam, nagpapadala pa naman ng pera si Afam sa akin, pero sakto lang talaga pang kain at pang project ng anak ko. Wala talaga akong swerte sa lalaking inaasawa ko. Palagi na lang pong palpak, madam. Tao lang din ako na nagkakasala. So ayun na nga, madam, palagi akong nagdarasal kay Lord na sana patawarin niya ako kasi nagkasala na naman ako sa aking sarili. Worried talaga ako, madam, sa sitwasyon ko. Pero still, blessed ako kasi baby boy po ang inanak ko sa pangalawang pagkakataon. Malaki po ang agwat ng edad ng 2 kong anak kasi yung eldest ko ay 15 years old na. So madam, fast forward pagka December 2023, nag-remind po sa akin si Afam na pupunta na daw siya sa Pilipinas February 12, 2024. Akala ko joke-joke niya lang yon, pero totoo pala. Sinend niya po sa akin ang kanyang flight details. At nag-search na din siya ng Airbnb kung saan kami mag-check-in. So madam, bahay po ang kinuha niya. Gusto niya kasi doon kasi may kitchen. Gusto niya na ako ang magluto para makasave. And at the same time, sure kaming safe ang pagkaing pinapakain ko sa kanya. So madam, pumunta na nga kami doon sa mismong bahay kasi kailangan ng down payment na 1,000. At also nagpadala siya sa akin ng 10,000 para pamasahe ko at pamasahe ng anak kong teenager. So madam, fast forward, sinundo na namin siya sa airport. Finally, for 7 years naming conversations ay nagkita na kami for the first time. Kaya lang madam, malungkot ako kasi hindi pa siya divorce. Pero madam, tuloy pa rin kami kasi nga wala naman akong trabaho. Di bali nang maliit ang padala niya, basta palagi naman. So ayun na nga madam, 3 oras po kaming naghintay sa kanya sa labas ng airport. 3:30 po siya dumating. At super excited po ako, madam. So ayun na nga, paglabas niya ng pintuan, madam, ay nakita niya kami kaagad. Nag-hug po siya sa akin, char. Murag uyab. Pretending talaga. So madam, after ng airport scene, ay pinakain ko po siya sa mamahaling restaurant. Pork sisig and rice, and then coke ang in-order niya. So madam, after namin kumain, ay bumiyahin na naman kami papuntang probinsya. 2 oras po kaming naghintay na lumarga ang sinasakyan naming van. Fast forward, dumating kami sa guest house ng mga bandang 8:00 ng gabi. Madam, 12 days pong nagstay si Afam sa guest house. Ako ang palaging nagluluto. In fairness, madam, nagustuhan niya po ang mga luto ko. Adobong manok, pancit, tuna, fish, shrimp, and menudo. Minit din pala ni Afam ang family ko, madam. So madam, naghanda po ako ng pagkain like 2 kilos lechon manok, 2 kilos lechon na pork, bami, coke at nagsalad for dessert noong February 26 kasi pinapunta namin ang aking family sa guest house at doon kami nagbanding sa rooftop. So by February 27 and 28 ay pumunta kami sa Manila to meet my other brother. Kumain lang po kami sa labas, madam, and also it was my first time na makatapak sa Manila. 2 days po kaming nagstay sa mamahaling hotel, madam. Napakalaki po ng hotel na nireserve ni Apa, madam, sa Makati. Very nice and very comfortable. Pagkatapos naming namasyal ay tumuloy kami sa Moa Pasay. Napakalaki po, madam, at napagod kami kakaikot. Kasi super laki at napakarami po ng pwedeng pasyalan. Wala po kaming snack. Gutom na po kami. Napakakuripot ni Afam kasi naghahanap pa siya ng murang restaurant. Timing, may nakita kaming Chowking. So doon na nga kami nag-lunch mga around 1 p.m. na.
Wala pa naman akong pera noon kahit piso at alam ni Afam yon kasi nakita niya ang wallet kong walang laman. So fast forward madam, by February 29 ay pumunta na kami sa airport. Alas 9 po ang flight ko pabalik sa probinsya at siya naman sa international flight ay alas 11 ng umaga. So ayun na, na-experience ko na ganito pala ang feeling kapag ang Afam ay uuwi na. Hindi maiiwasan na tuturo talaga ang luha. Madam, pinipigilan po ni Afam na lumuha siya. So madam, while nandun kami sa hotel kasama si Afam, yung tatay naman ng pangalawa kong baby ay wala man lang binigay kahit isang hiwa ng isda para pakain sa anak ko. Hindi rin nagbigay ng bigas or sabaw, pati gatas at diaper. Naghihintay pa talaga na sabihan. Imatanda na naman sana siya at alam niya ang kanyang responsibilidad. Para namang hindi siya dumaan sa pag-aasawa. 51 na po ang edad ng ama ng baby ko madam. So ayon, na-discourage naman po ang nanay ko, pati ang aking kapatid. Kahit nga pang pa-check up sa baby ay wala rin siyang binibigay. Kasi that time may ubo po ang anak ko. Kaya naman talagang nag-decide na ako na maghiwalay na kami. Kasi sobrang bigat po sa pakiramdam ng aming sitwasyon. Madam, wala talaga akong swerte sa Pinoy. So ito na nga madam ang problema ko ngayon. Sasabihin ko ba kay Afam na may baby ako? Kasi madam, nung nandito pa siya sa Pilipinas ay may nangyari po sa amin. At ang sabi niya po, na it's too old na daw para magka-baby pa siya. Ang sagot ko naman sa kanya, then that is much better. Mahilig din naman siya sa bata madam, kasi po, naaaliw siya sa mga pamangkin ko. Nasabi din pala ni Afam sa akin madam, na baka dito na rin daw siya mag-retire. Pero uuwi-uwi pa rin daw siya sa Germany, dahil sa kanyang anak. Hindi ko alam kung totoo talaga na dahil sa anak niya. Madam, nagustuhan ko na po siya, and I feel na in love na ako sa kanya. Kahit pa kuripot siya. Magaan kasi talaga ang feelings ko sa kanya madam dahil po mabait siya at hindi bastos. Minsan pa madam naiisip ko na ayoko na lang mangarap na pumunta sa ibang bansa kasi parang wala nang chance. Madam, napag-isipan ko rin naman na sabihin ang tungkol sa baby ko pero hindi pa ngayon. I hope na matanggap ni Afam ang anak ko. Hello Madam Letter Sender, naiintindihan ko kung bakit wala kang lakas ng loob na sabihin ang tungkol sa anak mo. Kasi takot kang ma-discourage at mawala ang Afam mo sa'yo. Alam ko naman na nahihirapan ka din at hindi ka mapakali sa sikretong yan. For sure, mabigat din yan sa kalooban mo. Kaya lang ngayon, wala kang ibang choice kundi manatili itong lihim. Ngayon, ang gusto kong sabihin, yung pag-amin mo ay nakadepende sa bigat ng nararamdaman mo. Kung hindi mo na kayang ilihim pa dahil sobrang nabibigatan ka na at feeling mo, naku, konsensya ka na talaga din maging matapang ka para harapin ang kinatatakutan mo. Para naman gumaan yung pakiramdam mo at makalaya ka na sa bigat ng konsensyang dinadala mo. Maging handa ka na lang sa maaaring desisyon ni Afam kasi patuloy kang mumultuhin ng lihim mong yan. Pagpahingahin mo ang kaba at pag-aalala ng puso at isipan mo. Pati ang katawan mo patulugin mo ng maayos sa gabi. Dahil wala nang masasaya pa sa buhay na may peace of mind at walang inaalala. So kailan ba talaga dapat umamin? Well, depende sa'yo kung kailan mo kayang ipagtapat. But for me, as soon as possible. Huwag mong paabutin madam na mag-retire siya sa Pilipinas bago ka pa magtapat sa kanya. Kasi unfair. Dahil kung ayaw niya palang ipagpatuloy ang inyong relasyon dahil sa lihim mo, then at least may time pa siyang ayusin ang mga desisyon niya kung tutuloy pa ba siya sa pagre-retiro sa Pilipinas. Basta ngayon, no, madam, ayusin mo muna ang litanya ng pagpapaliwanag mo. Sabihin mo ang totoo na ang buong akala mo talaga friends lang kayo since hindi pa naman siya divorce noon at sobrang tagal mo ding naghintay sa kanya. Niwala nga ang kasiguraduhan kung magkikita pa ba kayo ng personalan. Madam, may comment pa ako ha. Kasi po, 1% lang talaga sa mga Afam ang nagpapadala ng pera na friends lang pala. Also, may mga Afam na hindi talaga literal na nagsasabing nanliligaw sila. But instead, they did the action. And that was sending support financially. And while the communication keeps going, then parang ganun na nga, magjowa na kayo ng hindi clear verbally. But in mutual understanding, charot. Tama ba yun? Basta madam, common sense na lang yun. So, tips para sa mga baguhan sa pag-aafam. Kung naguguluhan kayo, kung magjowa na ba talaga kayo ng afam nyo, then itanong nyo na diretso. Wala namang masama sa pagtatanong. Kesa naman sa bawat pagising mo sa umaga, may katanungan ka sa iyong isipan na walang konkretong kasagutan, di ba? So, doon sa pagpapadala niya, yes. Medyo maliit lang kung tutuusin, pero malaking bagay na yon.
since binigyan ka naman ng kapital sa tindahan mo, meaning aside from perang natatanggap mo sa kanya, ay meron ka pang ibang pinagkukunan. Also, reminder sa lahat ng mga nag-a-afam hunting, hindi obligasyon ng afam na buhayin tayo at suportahan ang lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Kaya kung anong kayang ibigay, maging grateful pa din tayo dahil hindi rin natin alam kung ano ang status nila financially. Baka naman kasi konti na lang ang naiiwan sa salary nila per month. Please mga madam, let's not look at the quantity, but the effort itself that speaks louder. Let's be kind enough to appreciate someone's effort, whether it's big or small. We knew what's right and wrong, so as much as possible, let's choose to walk on the path of righteousness and let God decide our fate. It might be painful to walk on the righteous way, but at least it is indeed our God's will.